topic natin, gilagid na maga at masakit na ipin. Meron tayong tinatawag na gingivitis. Ito ang itsura ng healthy o tamang gums at kapag namamaga na, eh nagiging ganyan. Ang gingivitis, namamagang gilagid. So, maga, mapula, nagdudugo kapag nag-toothbrush kayo at merong bad breath. Ito itsura kapag healthy ang gums, pero kapag may gingivitis o maga ang gums, mapula. Yung mga sinabi ko, ayan. Diyan siya pumupula at namamaga. Marami sa atin nakakaramdam niyan. May kasama yung pananakit ng ngipin. So, kapag may gum disease kayo, masakit din ang inyong ipin. Yan, sasakit din siya. Ito ang mga kailangan natin para maiwasan ang pamamaga ng gilagid at pagsakit ng ipin. Mula po ito sa American Dental Association at Philippine Dental Association. Una sa lahat, kailangan po natin ng mga kagamitan. May sipilyo, may toothpaste, may floss, may tongue scraper, at merong mouthwash. Magsisipilyo tayo 2 beses sa maghapon. 2 minuto ang tagal gamit ang malambot na toothbrush. Tapos taas-baba sa lahat ng parte ng bibig hanggang doon sa kasuluk-sulukan, kasama na ho yung dila. Yung toothpaste natin, kailangan ho ay may fluoride. Fluoride-based toothpaste. So, wala ho sa presyo ng toothpaste. Pwede ho yung mga mumurahing toothpaste dun sa ating supermarket o grocery o sachet, basta merong fluoride. Mas mahal pa nga ho yung mga tinatawag na organic at saka all natural. So, ang importante dito, fluoride. Bakit kailangan ng fluoride? Kasi nagpapatibay ito ng ating ipin. Though yung fluoride, nakikita din naman yan dun sa mga kinakain natin, pero kailangan may tulong nung toothpaste na gagamitin natin. Ito naman ay floss para malinis yung pagitan ng mga ngipin. Parang sinulid siya. Yan yung mga kailangan natin. Yung isa pa ay yung tongue scraper. Kasi may bacteria dun sa ating dila. Kaya kapag nilinis natin, pwede rin hong gamitin yung malambot yung toothbrush. So, ito toothbrush nyo rin yung dila para matanggal yung bacteria na nagkakos ng gum disease o pamamaga ng gilagid at ng bad breath. Kailangan nating bumisita sa ating dentista kada 6 na buwan para malinis ang ating ngipin. So, bakit kailangan linisin? Eh kasi tatanggalin nga niya yung mga plaque na nakadikit doon, yung mga namuong plaque, para maiwasan yung pamamaga ng ating gilagid at pagkasira ng ngipin. Sa mga walang pera, sabihin, eh wala naman ho kaming pera para linisin ang aming ngipin. Ang tip ko ho dyan, humanap ho kayo ng mga eskwelahan kung saan merong mga estudyante ng dentistry o yung nag-aaral ng dentistry. Huwag ho kayong matakot kasi meron naman ho silang mga teacher na lisensyado na magmamasid sa kanila habang ginagamot kayo. Lalo na kung malaki na ho ang problema dun sa bibig natin at sa mga ipin, eh walang-walang pera, pwede ho tayong humanap ng mga school of dentistry. Dun naman sa mga taong merong pustiso. Yung pustiso, kailangan tinatanggal sa gabi, lilinisin gamit ang malambot na toothbrush. Kapag tinanggal nyo na ho ang inyong pustiso, linisin ang ating bibig, yung dila at saka yung mga gilid-gilid ng ating bibig. Gamit din ang malambot na toothbrush o kaya ay bimpo o malambot na tela, lalo na dun sa ating mga matatandang inaalagaan. At pwede rin nyo siyang pagmumugin ng mouthwash. Yun hong tinanggal yung pustiso, pwede nyo ilagay buong magdamag dun sa malamig na tubig o hayaan lang na matuyo sa isang malinis na lalagyan. Ang panglinis ho nung inyong dentures o pustiso, pwede na ho ang malambot na toothbrush at saka wag hong toothpaste, pwede ho yung mild soap. Pwede ho yan na pangtanggal. Pero meron talagang
pantanggal ng dumi sa pustiso na nabibili dun sa ating mga grocery o sa ating botika. Pag tiyano, ano ba dapat kainin? Eh, kailangan balanced diet. So, may gulay, prutas, meron din konting meat, may seafood. Ipapaliwanag ko, bakit halo-halo, nuts at saka eggs. Lahat ho yan kailangan natin. Pero ang ating gums o ang ating gilagid at ang ating ipin ay kailangan ng calcium, vitamin D, C, A, fluoride at phosphorus. So yan ho yung mga pagkukunan nyo. Gulay at prutas, pag vitamin A and C, pag D, mga isda at itlog. Calcium pang patibay ng ating ngipin, gayon din ang fluoride mula sa lamang dagat at phosphorus. Lahat ho yan pang patibay at kailangan ng ating gilagid at ng ating ipin at ng ating buto. E ba't daw kailangan magpaaraw para makakuha ng vitamin D? Kasi nakita nila yung mga batang mas naaarawan, mas less ang kanilang pagkasira ng ngipin. Kasi yung vitamin D nakakatulong ho yan para sa maiwasan yung inflammation o pamamaga. So, pamamaga ng gilagid ay makakatulong ang vitamin D. Yung vitamin C naman ho, na sinabi ko, eh, kailangan yung paggawa ng collagen para dun sa buto at ipin. Yun naman hong merong mga diabetes. Nagkakaroon ho sila ng maraming sakit sa bibig katulad nga nung pamamaga nung kanilang gilagid at pagkasira ng kanilang ipin, hindi agad gumagaling. Tapos mas tuyo ang kanilang bibig kasi nagkakaroon nga ng problema dun sa salivary gland. Kaya kailangan nilang may regular na check-up sa kanilang dentista at sasabihin na sila ay diabetic at kailangan laging controlled ang blood sugar. May epekto din ho kapag may problema tayo sa gilagid at nauubos ang ating ipin. Kasi sa mga may edad, hindi ho sila nakakakain mabuti. So kung kulang ang ipin, kulang na rin ang nutrisyon sa katawan. Kaya ko ho sinasabi na kailangan ingatan natin ang ipin at ang gilagid, lalo na po ng mga may edad. So ito na nga po yung mga other tips pa natin. Kung tayo ho ay uminom ng mga tiyatag na matatamis na inumin, yung mga cola drinks o yung mga energy at sport drinks, lemonade na binibili sa mga supermarket, kailangan sundan ho natin ng tubig pagkatapos kasi yung enamel ng ipin ay numinipis dun sa acid. Kaya kailangan susundan ng tubig pagkatapos. Iwas ho sa sigarilyo. Avoid po natin yung mga matatamis kasi yung acid at yung bacteria ang sumisira dun sa ating ipin. Kapag may sports, kailangan iprotektahan natin ang ating ipin. So lahat ho yan kailangan para maging maayos ang ating gilagid at ang ating ipin. Maraming salamat po.